Mula sa channel ni Learning Express 101, no? Sana ano, no, bago natin to simulan mga tol, huwag kayong ano, huwag kayong masyadong mainit ang ulo ninyo. Huwag sana masyadong magalit mga tol sa may-ari ng video at syempre sa nagre-reaction. Hindi namin layunin na iligaw kayo sa inyong paniniwala. Dahil ako mismo mga tol, meron din akong paniniwala at hindi naman ako katulad ng tipong uto-uto kung tawagin ng iba, no? Iba kasi nababasa ko yung comment. Sinasabi nila Learning Express daw nanliligaw. Ito naman mga video na pinapanood natin mga tol. Hindi naman sila ano, no? Hindi naman sila gawa-gawa lang ng Learning Express. Ito ay batay din sa research nila. May mga tao, may mga eksperto na nag-research, na nakadiskubre ng mga archaeological artifacts, mga ganon. At ang ginagawa ng ano ng Learning Express 101 ay kumbaga i-share lang nila sa atin o ibinabahagi lang nila sa atin yung mga bagay na nabasa nila at nalaman nila. Ako naman nagre-reaction, nagbibigay reaction lang naman ako sa mga bagay na naririnig ko. Okay? At sana ganun din mga kapatid, hinay-hinay lang. Alam ko marami sa inyo expert sa Bible, 'di ba? Expert sa ano. Sabi ko nga dito, patibayan na lang ng ano, patibayan ng pananampalataya. Kung talagang matibay pananampalataya mo, go. Kung sa tingin mo ay may mali sa narinig mo, 'di ba? Pwede kang mag-comment, magbigay ka ng opinion mo, pero no hate na lang sana. All right? So maraming salamat sa inyong mga komento. At ngayon, Learning Express 101 ulit ang papanoorin natin. Ang title nito ay Kung Mabuti ang Lahat ng Nilikha ng Diyos, Saan Nagmula si Satanas? Alright mga tol, no? So wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Interesante yung topic na ating pag-uusapan ngayon dahil pag-uusapan natin si Satan. Sino ba talaga ang karakter na ito? Saan siya nagmula? At ano ang lihim na misteryo na kanyang tinatago? Naku mga ka-LE, excited na akong talakayin ang bagay na yan. Alam ko marami sa inyo alam na yung istorya nito. So ako naman may konting kaalaman na rin ako tungkol sa istorya nito. Pero gusto kong pakinggan pa rin mga tol yung content o yung sasabihin ni Learning Express. Kaya naman, heto na ang ating disclaimer para makapag-umpisa na tayo. Ang video na ito ay isang educational video. Kami ay walang intensyong manakit ng kahit anong paniniwala at religious organization. Kinagalang namin ang opinion at paniniwala ng bawat manunood. Ang video na ito ay hindi sumisimbolo sa aming paniniwala bilang individual at paniniwala ng management ng Learning Express 101. No hate, KLE, just love. Just love. Ngayon may... Ako naman mga tol, hindi ko pinatototohanan at hindi ko pinasisinungalingan yung mga videong pinapanood natin. Ako'y nagre-react lang ako batay sa akin ding kaunting nalalaman at batay sa aking opinion. Do your own research. Kung meron kayong opinion, comment nyo lang sa baba mga tol. Wala namang tama't mali. Alright, tuloy na natin to. May disclaimer na tayo at pwede nang magsimula. Kumuha ka na ng cheesecake at kape. Umupo at mag-relax. Kape. Dahil tatalakayin na natin ang pinagmulan ni Satan. Alright. Si Satanas ay isa sa pinaka-interesanteng karakter ng Christian doctrine. Siya ay kilala natin bilang prinsipe ng kadiliman, bilang hari ng impyerno, at tagapagdala ng kasamaan at kaguluhan sa ating mundo. Pero mga ka-LE, alam niyo ba na hindi ganito kasimple ang karakter ni Satanas? Alam niyo ba na bago pumasok ang common era, hindi ganito kasama ang tingin ng mga tao sa kanyang karakter? Siya isa sa pinakakomplikadong figure na mababasa natin sa Biblia dahil interesante ang kwento kung paano nagbago ang kanyang mga katangian sa paglipas ng panahon. Hindi nagkakasundo ang mga tao sa kung sino ba talaga si Satan at kung ano ang papel na kanyang ginagampanan. Totoo ito mga ka-LE, hindi masyadong nauunawaan ng mga tao ang konsepto ng Satan character. Sa katunayan nga, hindi rin sigurado ang mga tao kung saan ba talaga siya nagmula. Kapansin-pansin na kahit tayo ay nabibilang sa iisang pananampalataya o relihiyon, magkakaiba pa rin ang ating pagkakakilala sa karakter ni Satanas. May ilan na nagsasabi na si Satanas daw ay ang prinsipe ng kadiliman, isang literal na demonyo o masamang nilalang na aktibong nagtatrabaho
upang itulak tayo sa kasalanan at dalihin ang ating kaluluwa sa impyerno. Mm-hmm. May ilan namang nagsasabi na siya ay hindi totoo at isa lamang metaphor o simbolismo sa kasamaan na ating nasasaksihan at nararanasan dito sa mundo. Mm-hmm. Ito pa mga ka-LE, marami rin nagsasabi na siya ay ang masama at ang makapangyarihang nilalang na kumakalaban sa Diyos. Ngayon mga ka-LE, karamihan sa mga taong naniniwala sa ideyang ito ay naniniwala rin na si Satan ay isang fallen angel tulad ni Lucifer. Yan. Yan ang mga pagkakaunawa ng mga tao sa karakter ni Satan. Kapansin-pansin na walang pagkakasundo ang mga paniniwalang ito, hindi ba? Si Satanas kasi isa sa pinaka-misunderstood at pinaka-misinterpreted na biblical figure. Siya ay produkto ng mahabang interaksyon ng iba't ibang kultura at mabilisang pagbabago ng panahon. Kaya naman ngayon, hahalukayin natin ang kanyang masalimuot na kasaysayan. Aalamin natin kung paano niya napasok ang Biblia at makikita natin kung saan ba nagmula ang iba't ibang pagkakaunawa natin sa kanyang karakter. Ngayon mga ka-LE, kapag tinanong mo ang isang Kristiyano kung sino ang kalaban ng Diyos at kung saan nagmumula ang kasamaan, malaki ang tsansa na si Satan ang kanilang ituturo sa iyo. Tulad ng mga pelikula na mayroong bida at kontrabida, ang mga religious narrative ay nagtataglay din ng ganitong konsepto. Ang Diyos ay ang bida sa kwento at si Satanas naman ang kontrabida o ang kanyang kalaban. Maraming tao ang naniniwala sa ideyang yan, pero alam niyo ba na hindi naman nakasulat sa unang bahagi ng Hebrew Bible o Old Testament ang mga ideyang yan? Oo mga ka-LE, wala kang makikitang narrative sa unang bahagi ng Old Testament ang nagsasabi na merong masama at makapangyarihang nilalang na kumakalaban sa Diyos. Wala ka ring mababasa na kwento rito na nagsasabing merong masamang anghel o masamang nilalang na nilikha ang Diyos upang siya ay magkaroon ng katunggali. Wala tayong mababasang ganun na si ang Diablo, bilang Diablo ay nilikha, 'di ba? Ang nilikha niya is isang parang perpektong kerubin. Nakapagtaka ang bagay na ito, hindi ba? Hindi naman ito nakasulat sa Biblia, pero maraming tao ang naniniwala sa ideyang ito. Sino ba talaga si Satanas at ano bang kanyang papel na ginagampanan? Ang salitang Satan o Satanas ay mababasa natin sa iilang biblical narrative. Pero mahalagang malaman na sa kontekstong ito, hindi nangangahulugang kasamaan o masama ang salitang Satan. Ang salitang Satanas kasi sa Old Testament ay maaari nating isalin sa salitang tumututol o nag-aakusa. Mahalagang malaman din na tuwing lumilitaw ang salitang Satan sa mga kwento ng Biblia, hindi ito tumutukoy sa demonyo o masamang anghel na kalaban ng Diyos, dahil ito ay tumutukoy sa nilalang na tumututol at nag-aakusa sa isang tao. Tandaan niyo yan mga ka-LE, dahil babalikan natin yan maya-maya lamang. Ang isa sa pinakakilalang halimbawa niyan mga ka-LE ay ang karakter ng Satan sa Book of Job. Sa simula ng kwento ng Book of Job, makikita natin ang Diyos nakasama ang kanyang mga alagad sa isang banal na korte. Para bang nagkakaroon sila ng isang maliit na pagpupulong sa eksenang ito. Alam ko yan. Ngayon mga ka-LE, kasama ang Satan sa pagpupulong na ito. Bigla siyang sumulpot. Tapos kung di ako nagkakamali, parang tinanong ata siya ng Panginoon, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Hindi ako sure kung yun yung exact, no? Pwede yun namang i-search sa Google, no? Yung ang pagpanik at pag basa labas-pasok din siya sa sa langit mga kapatid. Tapos yun nga, nagtutumututol siya, nag-aakusa siya. Ayan, isa na rito yung kwento ni Job. Kaya ipinahintulot ng Panginoon Diyos yung nangyari dun kay Job. Dahil kabilang siya sa mga banal na alagad ng Diyos. Sa kalagitnaan ng kanilang pagpupulong, ipinagmalaki ng Diyos ang kanyang alagad na si Job dahil sa pambihira nitong katapatan. At dahil si Job ay naging tapat kay Yahweh, siya ay biniyayaan nito ng masaya at masaganang buhay. Ngayon mga ka-LE, ilang saglit pa, lumapit ang Satan at sinubukan nitong questionin ang katapatan ni Job sa Panginoon. Inakusahan niya si Job. Ayon sa kwento, nagiging tapat lamang si Job dahil siya ay ginagantimpalaan ng Diyos. Nang marinig ito, maiging sinuri ng Diyos ang kanyang argumento. Magandang punto nga naman kasi yun mga ka-LE, no? Putuloy ko lang onti
Kaya ako naaalala ninyo yung nasabi ko noon sa isang reaction video natin, yung about dun sa digmaan sa langit. Na nasinabi ko doon na mangyayari yung digmaan sa langit at tuluyan ng palalayasin si Satanas sa langit sa araw ng paghuhukom. Kasi nga, may mga ilang chapter sa Bible, may mga ilang kwento sa Bible na si Satanas ay nakakapasok pa sa langit at nakakausap niya ang Panginoong Diyos at meron nga siyang inaakusahan. Tulad nito ni Job, no? Kasi kung natatandaan ninyo yung digmaan sa langit, di ba? Nagkaroon daw ng digmaan sa langit at yung mga kampon ay pinatapon sa lupa, di ba? Mga fallen angels na kung tawagin. Pero kung titignan nyo rito sa kwento, is nakakapasok pa talaga siya at nakakapag-akusa pa nga siya, di ba? Kaya yun yung nasabi kong sa bandang huli pa mangyayari yung digmaan na yun. Kasi nga habang bumababa yung bayang banal, eh gusto nilang kubkubin o gusto nilang kunin, agawin yung bayang banal. Okay, tuloy na natin to. Baka nga naman kasi sumusunod lang ang mga tao sa Diyos para sila ay makatanggap ng gantimpala. Ilang saglit pa, ang dalawa ay nagkaroon pa ng pustahan kung tunay ba ang katapatan ni Job. Dahil dito, sinubok ni Satan ang katapatan ni Job sa Panginoon. Pinayagan ng Diyos si Satan na magdulot ng pagdurusa sa buhay ni Job. Matapos ito, ang lahat ng bagay na mahalaga kay Job ay nawala. Nakaranas siya ng matinding pagdurusa kahit hindi naman ito nararapat sa kanya. Ngayon mga ka-LE, interesante ang kwentong ito dahil makikita natin ang karakter na Satan na aktibong gumagalaw sa kwento. Pero napansin nyo ba na hindi siya kagaya ng Satan na kilala natin ngayon? Para bang hindi masama ang kanyang karakter sa kwentong ito, hindi ba? Sa katunayan, kapag binasa natin ang kabuuan ng kwento ni Job, makikita natin na ang Satan sa kwentong ito ay isa sa mga alagad ng Diyos sa langit at ang salitang Satan o nag-aakusa ay ang kanyang titulo, hindi ang kanyang pangalan. Ang kanyang trabaho ay ang mag-akusa sa isang tao, para bang isang divine prosecutor. Inaakusahan niya si Job na siya ay hindi tapat. Oo, nagdulot nga siya ng pagdurusa sa buhay ni Job, pero tandaan natin na ito ay aprobado ng Diyos. Sa part na ito, alam kong tututol kayo dahil alam kong alam nyo naman na yung binabanggit ditong Satan na nag-aakusa at yung Satan na fallen angel na ipinatapon dito sa lupa ay iisa. Alright, alam kong tututol kayo mga kapatid. Sa madaling salita, ang Satan na tinutukoy sa kwentong ito ay malayong malayo sa Satan na kilala natin ngayon. Hindi siya isang demonyo na kumakalaban sa Diyos. Hindi siya isang fallen angel. Hindi siya ang hari ng kadiliman at hindi rin siya basta-basta nagbibigay ng kaparusahan o pagdurusa sa tao nang walang basbas ng Diyos. Dahil ayon sa kwento ng Job, siya ay isa sa mga alagad ng Diyos at ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho. Ngayon mga ka-LE, kung sinasabi ng mga unang biblical story na hindi masama ang karakter na Satan at walang hari ng impyerno na kumakalaban sa Diyos, eh saan ba nagmula ang ideyang ito? Mahalaga malaman na ang karamihan sa mga kwento ng Old Testament ay isinulat habang nangyayari at noong matapos ang Babylonian exile circa 597 to 538 BCE. Ngayon mga ka-LE, kung mahilig kayo sa history, magugustuhan nyo ang bahaging ito. Noong 597 BCE, inatake ng mga Babylonians ang Jerusalem. Ito ay isa sa mga military campaign ni Nebuchadnezzar II. Siya ang hari ng Babylonian Empire noong mga panahong iyon. Nang tagumpay nilang mapabagsak ang Jerusalem, ipinatapon nila ang mga Israelita sa Babylon habang ang Judea naman ay napasa ilalim sa kontrol ng Babylonian Empire. Sa loob ng mahabang panahon, ang mga Israelita ay nanirahan sa Babylonia kung saan sila ay naging alipin. Ngayon mga ka-LE, noong circa 539 BCE, sinakop ng Persian Achaemenid Empire ang Babylon. Ang hari ng Persia noong mga panahong iyon ay si Cyrus the Great. Nang makontrol na ng mga Persians ang Babylon at ang mga lupaing nasasakupan nito, ipinag-utos ni King Cyrus na pabalikin na ang mga Israelita sa kanilang lupang tinubuan. Ngayon mga ka-LE, dito na magiging interesante ang ating kwento. Sa ilalim ng kontrol ng Persian Achaemenid Empire,
tagumpay na nakabalik ang mga Israelita habang ang Judea ay nasa ilalim ng Persian control. So nakabalik na ang mga Israelita sa Israel at muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang pamumuhay. Sunod na nangyari rito ay ang muling pagkakatatag ng kanilang ikalawang templo. Dito na nagsimula yung tinatawag na Second Temple Period. Ngayon mga ka-LE, napansin ng mga scholar na noong makabalik ang mga Israelita sa Judea, nagkaroon ng malaking pagbabago ang kanilang religious ideology. Ibang-iba kasi ang paniniwala ng mga Israelita bago mangyari ang pag-atake ng mga Babylonians. Noong hindi pa sila ipinapatapon sa Babylon, wala pa silang konsepto ng mga rebelding anghel at demonyo. Wala rin kalaban ang kanilang Diyos at hindi rin masama ang kanilang paglalarawan kay Satan. Ngayon mga ka-LE, pagkatapos ng Babylonian exile, noong sila ay makabalik na sa Israel, nagulat ang mga scholar dahil biglang nagkaroon ng idea at kwento ang mga Israelita tungkol sa mga demonyo, mga rebelding anghel, at bigla ring nagkaroon ng kalaban ang kanilang Diyos na si Yahweh. Ngayon mga ka-LE, ano bang ibig sabihin nito? Naniniwala ang mga scholar na mayroong naka-impluensya sa religious idea ng mga Israelita habang sila ay nasa ilalim ng Persian Achaemenid Empire. At ang impluensya na kanilang tinutukoy ay ang Zoroastrianism. Ito ang relihiyon ng Persian Empire noong mga panahong iyon. Ngayon mga ka-LE, naniniwala ang mga scholar na noong napasa ilalim sa Persian Empire ang mga Hebrew, ang mga Israelite priest ay nagkaroon ng kaugnayan sa mga Zoroastrian priest ng Persia. At mula sa ugnayang ito, nabuo ang panibagong ideology ng mga Israelita. Ngayon mga ka-LE, ano bang tinuturo ng Zoroastrianism? Ang Zoroastrianism ay isa sa pinakamatandang relihiyon ng ating mundo. Itinuturo nito na ang Diyos na si Ahura Mazda ay isang perpektong Diyos. Madalas siyang tawagin bilang the wise Lord. Ngayon mga ka-LE, kahit si Ahura Mazda ay puno ng pagmamahal, meron siyang kalabang nilalang na itinuturing naman na masama. Trivia. Dito nagmula ang pangalan ng Japanese car na Mazda. Oh, magandang trivia to mga tola. Itong Ahura Mazda na to, dito pala nang galing yun. Pagmamahal, meron siyang kalabang nilalang na itinuturing naman na masama. At ito ay si Angra Mainyu. Sinasabi sa kwento na ang dalawang Diyos na ito ay nagtutunggalian at sila ay magkakaroon ng final battle pagdating ng panahon kung kailan mawawasak at magtatapos na ang ating mundo. At sa huling pagtatapat na iyon, magwawagi si Ahura Mazda o ang mabuti at ang mapagmahal na Diyos at matatalo naman si Angra Mainyu o yung masamang Diyos. Ngayon mga ka-LE, ayon sa teorya ng mga scholar, posibleng ang kwentong ito ni Ahura Mazda at Angra Mainyu ang naka-impluensya at nakapagpabago sa paniniwala ng mga Israelita. Posible kasing madalas marinig ng mga Israelita ang kwentong ito noong sila ay nasa Persian Empire pa. Kahit mahirap hanapin ang ebidensya ng mga teoryang ito, may maliliit na clue tayong makikita sa Second Temple Period text. Ito yung mga biblical narrative na naisulat matapos pabalikin ni King Cyrus ang mga Israelita sa Judea. Ngayon mga ka-LE, ang isang halimbawa nito ay ang demonyong mababasa natin sa Book of Tobit na si Asmodeus. Siya ay inilalarawan bilang isang napakasamang demonyo. Ngayon mga ka-LE, alam niyo ba na ang pangalang Asmodeus ay nagmula sa pangalan ng Zoroastrian demon na si Ishmadeva? Hindi lang yan mga ka-LE, napansin din ng mga scholar na malaki ang pinagbago ng kanilang mga kwento nang sila ay makabalik. Pagkatapos nilang makalaya sa Babylon, biglang nagkaroon ng kalaban ang kanilang Diyos na si Yahweh. Bigla silang nagkaroon ng konsepto tungkol sa masasamang anghel. Bigla silang nagkaroon ng kwento tungkol sa nagtutunggali ang liwanag at dilim o mabuti at masama. Sa madaling salita, bigla silang nagkaroon ng dualism sa kanilang relihiyon. Ito yung idea na mayroong dalawang nagtutunggali ang puwersa sa universe. Ang halimbawa niyan mga ka-LE ay ang puwersa ng mabuti at masama. Ang isa sa mga kasulatang madalas gamitin tuwing pinag-uusapan ang dualism sa Christianity ay ang Dead Sea Scroll at ang Book of Enoch. Nagtataglay kasi ang mga kasulatang ito ng mga narrative na naglalarawan ng dualism in theology o yung tunggalian ng liwanag at dilim at kabutihan at kasamaan. Ngayon mga ka-LE, ang isang passage mula sa community rule ay nagsasabing, "He created man to govern the world and has appointed for him
two spirits in which to walk until the time of his visitation, the spirits of truth and injustice. For it is he who created the spirit of light and darkness and founded every action upon them and established every deed upon their ways. Mm-hmm. Sa verse na ito, makikita natin na biglang nagkaroon ng espiritu ng liwanag at espiritu ng dilim. Posibleng sinisimbolo nito ang mabubuti at masasamang anghel. Ito pa, maraming passage sa Dead Sea Scroll ang nagmumungkahi na meron silang idea tungkol sa anghel na kung tawagin ay Prince of Darkness o yung prinsipe ng kadiliman. Ngayon mga ka-LE, ang prinsipe ng kadiliman na tinutukoy sa kasulatang ito ay madalas tawagin sa pangalang Belial. Ngayon, ang karakter ni Belial ay nahahawig sa karakter ng Satan na alam na natin ngayon. Pero nakakapagtaka na hindi Satan ang tawag ng Dead Sea Scroll sa kanya. Hindi rin malinaw kung si Prince of Darkness Belial at Satan ba ay isa. Pero maraming scholar ang naniniwala na posibleng sa karakter ni Belial nagmula ang masamang Satan na alam natin ngayon. Yung masamang Satan na kilala natin bilang hari ng kadiliman at kalaban ng Diyos. Ngayon mga ka-LE, ito ang nakapagtaka riyan. Ang lahat ng ideyang yan ay wala sa paniniwala ng mga Israelita bago sila mapasa ilalim sa Persian Empire. At ang mga yan, yung liwanag at dilim, kabutihan at kasamaan, at ang mga rebelding anghel at demonyo ay itinuturing ng mga scholar bilang patunay na meron ngang impluensyang nakuha ang malaking populasyon ng mga Israelita mula sa Zoroastrianism. At ang impluensyang ito ang nagbigay daan upang isilang ang idea na ang mga divine beings sa langit ay nahahati sa dalawa at magkalabang grupo. Yung grupo ng mabubuting anghel na pinamumunuan ng isang mabuting Diyos at yung grupo naman ng masasama at rebelding anghel. Ito yung paniniwala no, ng mga scholar na ibinabahagi ni Learning Express sa atin. Tulad nga no, sinabi natin kanina, no, hindi natin pinatototohanan at hindi natin pinasisinungalingan. Inulit ko ulit mga tol yung disclaimer. Ha? Do your own research. Alam ko meron kayo kanya-kanyang paniniwala. At kung sa tingin nyo yun ang tama, panghawakan nyo lang yan. Na pinamumunuan naman ng hari ng kadiliman. Kalaunan, ang mga rebelding anghel na ito ay nagbago at na-demonize sa paningin ng mga tao. Mula sa pagiging rebelding anghel, sila ay nagbago at naging mga demonyo. Ngayong alam na natin kung saan nagmula ang idea na mayroong kalaban ng Diyos at ito ay ang hari ng kadiliman o yung Satan na alam na natin ngayon. Saan naman kaya nagmula ang idea na si Satan ay isang fallen angel? Upang mahanap natin ang sagot sa bagay na yan, kailangan natin magpunta sa Book of Enoch. Sikat na sikat ang librong ito mga ka-LE dahil nagbibigay ito ng karagdagang biblical narrative, lalong-lalo na sa Genesis. Actually, kahit sa Bible, no, merong mga fallen angels na nabanggit. Hindi lang naman dito sa Book of Enoch, no, kahit sa Bible mismo meron. Ngayon mga ka-LE, sa isang bahagi ng librong ito na kung tawagin ay Book of Watchers, sinasabing may grupo ng mga anghel na tumalikod at nagrebelde sa Diyos. Sila ay nakipagtalik sa mga babaeng tao. Tinuruan nila ang mga tao ng mga bagay na ayaw ng Diyos na malaman ng sangkatauhan, gaya ng kaalaman sa mahika, pagtatanim, pag-aayos, paggawa ng metal, paggawa ng mga armas, kaalaman sa siyensya at kaalaman sa kalawakan. Ngayon mga ka-LE, ang pangalan ng pinuno ng mga rebelding anghel na ito ay si Shemyaza. Pero kung minsan, tinatawag naman siyang Azazel. Nagpatuloy ang kwento. At ayon dito, dahil sa galit ng Diyos sa kanilang pagsaway, si Shemyaza at ang mga anghel na kasama niya sa kanyang pagre-rebelde ay pinarusahan ng Diyos at naging mga fallen angels. Ngayon mga ka-LE, hindi Satan ang pangalan ng rebelding anghel sa kwentong ito, pero dito nagmula yung idea na si Satan ay isang fallen angel. Ito yung kwento na madalas gamitin ng mga tao tuwing pinag-uusapan ang origin story ni Satan, at madalas din itong gamitin bilang origin story ni Lucifer. Ngayon mga ka-LE, dahil alam na natin kung saan nagmula ang idea na si Satan ay isang fallen angel, pag-usapan naman natin ang karakter ni Lucifer. Ito kasi yung karakter na madalas nating mapagkamalang si Satan at minsan napagpapalit-palit pa nga natin sila. Ngayon mga ka-LE, dito na magiging interesante lalo ang ating kwento.
Alam niyo ba na wala namang Lucifer na nabanggit sa original na version ng Biblia? Nagkaroon lamang ng Lucifer character sa biblical narrative dahil sa kaso ng mistranslation. Sa original version ng Book of Isaiah, mababasa natin, "How you are fallen from heaven, O day star, son of dawn." Ang salitang day star o morning star sa verse na ito ay tumutukoy sa planetang Venus. Ito yung celestial body na mistulang bituin na natatanaw pa rin natin sa langit kahit sumikat na ang araw. Yan ang dahilan kung bakit tinatawag itong morning star. Dahil natatanaw pa rin natin ang planetang ito kahit pa umaga na. Ngayon mga ka-LE, nagkaroon lang ng Lucifer sa verse na ito noong i-translate ang Bible sa Latin language. Ang tunay na kahulugan ng salitang Lucifer ay Lightbringer o tagapaghatid ng liwanag. Medyo nahawig pa rin sa idea ng morning star, pero sa paglipas ng panahon, unti-unting naging Satan ang kahulugan nito para sa mga taong nagbabasa ng libro. Nabubuo kasi ang idea na si Lucifer ay isang fallen angel dahil sa mga katagang fallen from heaven o nahulog mula sa langit na matatagpuan sa verse na ito. Pero mahalagang malaman na ang tinutukoy na nahulog mula sa langit sa verse na ito ay hindi si Satanas o si Lucifer. Dahil ang tinutukoy dito na nahulog mula sa langit ay ang hari ng Babylon. Para bang inaasar ng verse na ito yung hari ng Babylon dahil bumagsak na ang kanyang kaharian. Yan ang pinagmula ng karakter na Lucifer. Hindi siya isang literal na fallen angel dahil ito ay isang metaphor para sa planetang Venus. Ngayon mga ka-LE, nagtataka siguro kayo kung saan nagmula ang idea na si Satan at Lucifer ay iisa, no? Well, ang idea ng yan ay nabuo dahil sa impluwensya ng librong isinulat ni John Milton, ang Paradise Lost. Sa librong ito kasi mga ka-LE, ginamit ni John Milton ang karakter ni Lucifer bilang kontrabida sa kwento o yung kalaban ng Diyos. At sa librong ito nagsimulang mabuo ang koneksyon ni Satan at Lucifer para sa isip ng mga tao. Ngayon mga ka-LE, ang isa pang salita na madalas nating gamitin bilang pangalan ni Satan ay ang salitang Diablo. Alam niyo ba na ang salitang ito, yung Diablo, ay hindi naman nagmula sa original na version ng Biblia? Ang salitang Diablo o Devil ay nagmula sa salitang Griego na Diabolos. Ito ay unang lumitaw sa Septuagint o yung Greek version ng Old Testament. Sinasabing ang original na meaning ng Greek word na ito ay taga-akusa o hindi naman kaya maninira. Ang karakter ng Diabolos o Diablo sa version na ito ay nahahawig sa Satan karakter ng kwento ni Job. Nagbabato rin ito ng mga akusasyon sa isang tao at naghahatid ng pagdurusa. Pero ang kanyang pagkilos ay aprobado pa rin ng Diyos. Ngayon mga ka-LE, hirap pa mga scholar na i-trace kung saan at kailan nagbago ang kahulugan ng salitang ito. Noong ma-translate kasi ang Hebrew Bible sa Greek language, ang kahulugan ng Diabolos o Diablo ay taga-akusa o maninira. Pero sa panahon natin ngayon, devil, demonyo o diablo na ang kahulugan ng salitang ito. Mga salitang nagbibigay ng masamang impresyon at lalong nagdadagdag ng koneksyon nito sa karakter ni Satan. Diablo, mamandaraya, sinungaling, di ba? Lahat ng mga kasamaan eh. Sa Book of Genesis pa lang, di ba? Ando dun eh. Ngayon mga ka-LE, ang daming kwento ang may kinalaman sa pinagmula ni Satan, hindi ba? Maraming masasamang karakter ang umusbong sa paglipas ng panahon, pero ang pinaka nakakapagtaka rito, wala sa kanila o wala sa masasamang karakter na ito ang nagngangalang Satan. Sa Book of Enoch, nandyan si Semyaza at Azazel. Sa Dead Sea Scroll naman, nandyan si Belial, ang hari ng kadiliman. Sa Vulgate, o yung Latin version ng Bible, mababasa natin si Lucifer, the Lightbringer. At sa Book of Tobit naman, mababasa natin si Asmodeus. Pero kung titignan mo, no, parang magkakaibang karakter din to eh. Kasi yung nasa Book of Enoch, mga tol, kung naaalala ninyo, di ba hinuli yung mga yan, yan si Semyaza at saka yung 200 kasama niya. Kasi may bilang sila dun eh. Naaalala ko, no, dun sa Book of Enoch, Semyaza o Asael, meron silang bilang dun, 200. Tapos hinuli sila at iginapo sa kaila-ilaliman, di ba? Samantalang si Satan eh pag-aalagala na dumadaya sa maraming bansa, 'di ba? At huhulihin pa lang siya
pagdating ng judgment day o pagdating ng ikalawang pagparito ng Panginoong Jesus. Di ba kung naaalala ninyo yun na nakasulat sa ikalawang pagparito ng Panginoong Jesus at sinunggaban ng dragon, ang matandang ahas, di ba? Yun, si Satan yun. Pero si Semyasa naman sa Book of Enoch naman, hinuli, nahuli na. At ipinatapos sa kaila-ilaliman ng lupa. Kaya kung merong tatawaging impyerno at meron na mga jablo na nando doon, malamang eto yun. Kaso nga, nakagapos na yun eh. So tuloy natin. Ang lahat ng yan ay ang mga masasamang karakter na nahahawig sa Satan na kilala natin ngayon. Pero bakit hindi Satan ang pangalan nila? Gaya ng sabi ko kanina, ang Satan o ang devil character ay isa sa pinakakomplikadong karakter ng biblical narrative at walang maayos na kwento ang nagsasabi kung saan ba talaga siya nagmula. Madalas ituro ng mga tao yung ahas na nangakit kay Eve sa kwento ng Genesis bilang pinakaunang paglitaw ni Satan sa eksena ng Bible. Pero kapag binasa natin ang material na iyon, hindi naman sinabi roon na si Satan o Lucifer ang ahas na iyon. Hindi rin sinabi roon na ang ahas sa Eden ay isang demonyo na nagpapalit anyo. Wala nga rin sinabi doon na masama ba ang karakter na ahas na iyon. Sa katunayan, kapag binasa natin ang creation story ng Genesis, walang sinabi roon na may nilikhang masamang bagay ang Diyos. Paulit-ulit pa nga niyang sinabi at binanggit ang mga katagang, "It was very good, it was very good, it was very good." Patunay na mabubuting bagay lang ang nilikha ng Diyos sa kwentong iyon. Ngayon mga ka-LE, kung gano'n naman pala, saan nagmula ang karakter na ito? Bakit patuloy nating ginagamit ang Satan character bilang source ng kasamaan? Malaga malaman na noong panahon na maimbento ang mga konseptong ito, ibang-iba pa ang takbo ng ating mundo. Hindi mabilang at walang tigil ang mga masasamang pangyayari na nararanasan ng bawat isa. Kaliwat kanan ng digmaan, pananakop, genocide, taggutom, tagtuyot, bagyo, salot, pandemya, lahat ng masamang bagay na pwede nating ma-imagine ay nangyayari sa kanila noon. Ngayon mga ka-LE, imagine ninyo saglit na nabubuhay kayo sa mga panahong iyon, tapos naniniwala kayo sa iisang makapangyarihan at mabuting Diyos na gumagabay at nagpuprotekta sa inyo. Pero patuloy nyo pa rin nararanasan ang mga masasamang bagay na ito. Hindi ba't mapapaisip rin kayo? Kung ang Diyos ang pinagmumula ng mga magaganda at mabubuting bagay na ating nararanasan, saan naman kaya nagmumula ang mga masasamang bagay na ating nararanasan at nasasaksihan? Tinanong ko ang bagay na yan dahil isa yan sa mga posibleng dahilan kung bakit nabuo ng ating mga ninuno ang konsepto ni Satan noong unang panahon. Ayon sa psychologist na si Abner Weiss, dahil sa tindi ng paghihirap ng mga sinaunang tao noon, kinailangan nilang humanap ng isang kontrabida na pwede... Ana, sabi ng psychologist mga tol. Alam nyo kasi mga tol, no, ang Bible ay itinago sa hiwaga ng liwanag. No? Alam nyo ng ibang mga Bible expert at mga nangangaral, hindi lahat ng babasa ng Biblia o hindi lahat ng makakabasa nito, mauunawaan yung iba nga ginagawang literal by literal, no? Tapos yung babasahin mo sa book na to, yung kasunod niya, no? Yung tamang kadugtong niyan, mababasa mo sa ibang libro pa. Sa sobrang kapal nun, ang hirap hanapin, di ba? Kaya may mga Bible scholar, may mga Bible expert, sabay-sabay silang nag-aral ng Bible. Pagkatapos nilang pag-aralan ng Bible, iba-iba rin sila ng pagkakaunawa, iba't iba sila ng explanation, iba't iba sila ng paniniwala, di ba? Kaya nagkakagulo-gulo. Kasi nga, hindi talaga, nakalimutan ko, alam ko nasa Bible din yun eh, hindi talaga lahat ay ibinigyan ng kaliwanagan o lahat hindi binigyan ng pagkaintindi. Kaya nga tayo ay nakikinig. Hindi nilang mapagbunto na ng ines at sisi. To sabi ng psychologist, nag-imbento na lang daw ng kontrabida. Kontrabida na pwede nilang mapagbunto na ng ines at sisi. Dahil dito, nagawa nilang lumikha ng isang demonic figure kung saan pwede nilang masisi ang mga masasamang bagay na kanilang nararanasan.
Ang ideyang ito ang naging daan upang isilang ang paniniwala na hindi ang Diyos ang responsable sa mga masasamang bagay na nangyayari sa ating mundo, kundi yung mga kalaban ng Diyos, gaya ni Satan, ng mga demonyo at ng mga fallen angels. Hanggang ngayon mga ka-ili, kitang-kita pa rin natin ang impluensya ng paniniwalang ito. Madalas tayong magpasalamat sa Diyos kapag may magandang bagay na nangyayari sa atin. At kung meron naman tayong nararanasang hindi maganda, automatic nating tinuturo si Satan o Satanas na responsable sa bagay na iyon. Kahit pa, hindi naman tayo sigurado kung totoo ba talaga ang karakter ni Satan o hindi. Oh, pero no, nakalagay sa Bible, minsan dumarating yung pagsubok sa buhay natin. Hindi naman kasi talaga laging maganda, di ba? At yung mga pagsubok o mga challenges, kahit naman sa labas na natin yung usapang Bible, usapang Panginoong Diyos, usapang religion, ilabas na natin yan. Pero kumbaga sa totoong buhay, no, yung mga challenges kasing yan na magbibigay ng tibay sa iyo, eh, doon masusukat yung kakayanan mo, doon masusukat yung tibay mo, no? Kung pag-uusapan naman natin about sa religion, dito kasi sa mga pagsubok na ibinibigay, kumbaga nasusukat kung gaano katindi yung faith, kung gaano katindi yung pananampalataya mo, di ba? Tuloy natin. Ang ideyang ito rin ang lalong nagpapalakas ng paniniwala na may mga demonyong kumakalaban at kumukontra sa Diyos. Ngayon mga ka-ili, ang paniniwala ng sangkatauhan sa Satan, devil o demonic figure ay hindi naglaho sa ating paniniwala habang lumilipas ang panahon. Ang mundo kasing ginagalawan natin ay puno ng kaguluhan at pagdurusa na hindi natin kayang pigilan. Pero kahit na ganun, naglalaman rin ito ng mga masasayang bagay at magagandang karanasan na pwede nating masaksihan. Pwede nating isipin na ang masamang karakter na Satan na kilala natin ngayon ay ang produkto ng iba't ibang paniniwala, idea at kwentong pinaghalo-halo ng mga tao sa loob ng ilang libong taon. Imbis na isipin natin na maraming masasamang karakter na responsable sa kasamaan, bumuo na lang tayo ng iisang demonic figure kung saan pwede nating ibato ang lahat ng sisi. Tayo kasi mga tao mga ka-LE, parang natural na sa atin na lagi tayong humahanap ng ibang masisisi. Ngayon mga ka-LE, mahalaga malaman din na malaki ang naging impluensya ng mga non-biblical literature gaya ng Dante's Inferno at Paradise Lost sa pagkakakilala natin kay Satan. Halimbawa, dahil sa Dante's Inferno, maraming tao ngayon ang naniniwala na meron talagang 7 layers o stages ang impyerno. Kahit pa hindi naman tayo sigurado kung ganun ba talaga ang itsura ng lugar na iyon. At dahil naman sa Paradise Lost, maraming tao ngayon ang nai-imagine na merong palasyo sa impyerno kung saan nagahari ang mga demonic figures gaya ni Lucifer at Satan. Ang mga ideyang yan ay matatagpuan natin sa mga classic literature, hindi sa Bible. Pero malaki ang naging impluwensya ng mga yan sa kung paano ba natin i-imagine ang karakter ni Satan. Dahil sa mga pinaghalo-halong ideyang ito, nagawa nating pagsanibin ang lahat ng demonic character na alam natin. Dahil dito, nagawa nating buuin ang karakter ng demonic Satan. Isang masamang nilalang na kumakalaban sa Diyos. Isang masamang nilalang na nagbibigay pasakit sa mga tao. At siya rin ang masamang nilalang na naghahari sa impyerno. Ngayon mga ka-LE, binalikan natin ngayon. Actually tama naman siya eh. Yung iba't ibang idea kasi ay nagmula rin sa iba't ibang tao, no? Nagsusulat ng libro, mga popular na taong binibili libro nila, pinapaniwalaan, katulad nung Dante's Inferno, mga tol, di ba? Nagmula talaga sa iba't iba. Minsan nga nagmumula pa sa mga direktor ng pelikula, sa mga writer, di ba? Pero kung talagang gusto mo ng good source, kung talagang gusto natin makakuha ng tamang idea, basahin na lang natin yung ano, basahin na lang natin yung Bible, di ba? Pero ano, in fairness naman dito kay LE mga kapatid, no? Ang sinasabi niya kasi rito is yung batay din naman din sa mga nakasulat sa libro na pinakita niya rin sa atin. All right? Ang kasaysayan ng masamang Satan na kinamulatan natin. At kitang-kita nyo naman kung gaano ito kakomplikado. Hindi tayo sigurado kung meron ba talaga masamang Satan na gumagala sa ating mundo o kung meron ba talagang Satan na nagahari sa impyerno. Pero isang bagay lamang ang ating nasisiguro.
Ang masama at demonyong karakter na ito ay nilikha lamang ng isip ng tao. At ayan, ang komplikadong kasaysayan ng Satan character na alam natin ngayon. Alright. Ngayon mga ka-LE, anong masasabi niyo sa topic na ito? Naniniwala ba kayo na mayroon talagang demonic Satan na kumakalaban sa Diyos? Naniniwala ba kayo na ang masasamang bagay na ating nararanasan at nasasaksihan sa ating mundo ay dala ng mga masasamang karakter na ito? Naku mga ka-LE, i-comment nyo na yan sa baba at babasahin natin yan isa-isa. Nga pala, pasensya na kung matagal tayong walang upload mga ka-LE dahil naging busy lang ang ating team. Alright, no? Tulad nung sabi nga ni LE o ni Learning Express, comment ninyo sa baba kung ano ang masasabi ninyo mga tol. Tulad nga nung sinabi niya rin sa umpisa, no? Marami kasi talaga magkakaiba ng paniniwala. Marami mga biblical scholar, marami mga eksperto, dumagdag pa yung mga non-biblical na mga libro katulad nung Dante's Inferno, yung mga ganun. Na gugulo talaga o gumugulo sa isipan ng mga tao. Pero kung ano't ano pa man, lagi ninyong tatandaan, no, yung pinaka-panggagalingan o pinaka-basic na panggagalingan ng ating kaalaman tungkol sa mga ganitong bagay is walang iba. Ito, opinion ko lang ha. Kung hindi ka naniniwala sa Bible, wala rin naman pong problema, di ba? Nasa sa'yo yan eh. Pero para sa akin na naniniwala sa Bible at para sa inyo, doon sa mga naniniwala sa Bible, ang pinakapangunahing good source na pwede nating pagkunan is yung Bible. Kung ano ba yung nakasulat doon, di ba? So yun lamang, no, hindi na tayo magsha-shoutout ngayon dahil masyado nang mahaba itong video na ating pinanood at marami pa rin tayong mga side ideas na nakuha. Ulitin ko, hindi ko pinatototohanan at hindi ko pinasisinungalingan itong video na ating pinanood. Do your own research mga kapatid, o kung mayroong nang naituro sa'yo at sa tingin mo yun ang tama, panghawakan mo lang kapatid. So hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out!